Agad pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto ng Bagyong Christine at umalalay sa mga apektado nito. Yan ang bansang o palitang pambansa ni Kenneth Paciente. Sa harap ng pagbaha-bunsod ng pag-ulan dahil sa Bagyong Christine, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga dam sa bansa. Ang direktiba niya, unti-unting maglabas ng tubig sa mga dam sa Luzon area sa kabuuan at gawin ito habang wala pa sa high level ang sukat ng mga dam. Ayon sa Pangulo, inaasahan na kasi na mas titindi pa ang buhos ng ulan sa paglandfall ng bagyo na inaasahan mamayang gabi o bukas ng umaga. Pero dapat anya itong planuhin ng mabuti para masiguro na walang mapipinsalang komunidad sa gagawing hakbang. What can the downstream communities tolerate in terms of additional water? And do that and try to release that amount, just that amount. Na hindi magkaka-damage, hindi magkakapinsala, hindi mababaha, hindi ba. Yung kaya nung actual na outflow na hindi na abala yung mga downstream communities. Nagbigay direktiba rin ng Pangulo sa agarang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at individual. Bagaman hirap na sa ngayon na pasukin ang ilang lugar dahil sa baha, tiniyak niya na makararating ang tulong sa mga nangangailangan. Pag lumalayo na sa Bicol sa Region 5, pwede na natin gawin lahat ng pwede natin gawin. Pero huwag na natin pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan mo na, there's nothing we can do except wait for it to pass. Give all the warnings that we can give. Evacuate as many people as we can. But we really have to, just batten down the hatches for a day. And make sure that everybody has what they need. Everybody has the emergency supplies. Meron silang ilaw, meron silang tubig. But maybe we'll have to shut that down. Pero huwag na sana tumagal masyado. But in the meantime, mag-isip na tayo how we are when we can go in with our equipment for the public works. Ayon sa DSWD, nasa 2 milyong family food packs na ang nakapreposition sa mga apektadong lugar at nakapagsagawa na sila ng distribution kahapon. Bukod sa pagbibigay ng tulong, pinatitiyak rin ng Pangulo ang mabilisang aksyon sa rescue sakaling kailanganin. Katunayan, sinabi ng Department of National Defense na handa na raw i-activate ang mga EDCA sites sakaling kailanganin ng international relief. Handa na rin daw ang assets ng bansa para sa posibleng rescue operations. The AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. We have the available assets to answer for lift capabilities as of this time. However, in the exercise of caution, we are planning two things. To foresee the effects in the coming days and the aftermath of the disaster risk convention, we are coordinating now with our ASEAN neighbors. I have already talked to our Singaporean ambassador to marshal their capabilities for airlift and other manpower assistance. Ginagawa na rin daw ng paraan ng pamahalaan ang pagpapadala ng rubber boat sa Kabikulan na nakararanas ang matinding pagbaha. As soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats. Hanggang Mindanao kukunin na namin muna namin at dadalhin namin dito sa area na pangangailangan. Ayon sa OCD, isa ang casualty mula sa Palanas, Masbate matapos tamaan ng bumagsak na sanga ng puno. 5 ang sugatan, kung saan 4 sa Northern Samar at 1 sa Camarines Norte. Naitala naman sa 7 ang nawawala, 3 sa Masbate, 3 sa Daan Bantaya, Cebu, at 1 sa Pilar, Cebu. Nasa 57 ang napinsalang kabahayan, kung saan 49 ang partially damaged at 8 ang totally damaged. Hindi pa naman makapagbigay sa ngayon ang mga kinaukulan ng estimated damage sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Mahigit 5,000 naman ang stranded sa mga pantalan sa ngayon na inaasistihan ng Philippine Ports Authority sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang pangangailangan gaya ng pagkain. Mula sa PTV, Kenneth Paciente, Balitang Pambansa.